Good afternoon guys, may kasabihan, the best way to win a man's heart is through his stomach. Kaya inimbitahan ko kayo na please join me sa kusina ni Merin. Dahil pag natikman na inyong mahal, ang luto na matututunan nyo sa aking recipe, tiyak na hindi nito maghahanap pa ng ibang makakainan. So guys, I'll see you there. It's a rainy Saturday morning here in my place. At ito ang ating gawin. Welcome back again to the kusina ni Merin. And this time, since it's raining, I need something yung medyo meron tayong higupin na sabaw. Thing that we're going to sip ika ngayong hot with flavor. Nasari natin gagamitin at ating siya na rin magiging ulam natin ngayong tanghalian. So what I'm gonna do is I prefer something for you to watch and see how it is easily to be cooked, guys. Ang ating bagong recipe, ang sinigang na bangus with shrimp. Ayun, yan ang ating menu today. Another Filipino favorites yan. Some regions in the Philippines love to cook this kind of menu. Of course, others don't know. This one na pwede pa ng pagsabayin o pagsamahin sa sinigang, ang hipon at ang bangus. Okay guys, this time nag-prepare na tayo. So, ang ating pinrepare yan, meron tayong shrimp. Nilinis na natin, tinanggalan natin yung kanyang mga bigote at whatever. Yung paa niya, pinakapaa niya. Ayan, meron din tayong 3 pieces ng milk piece o bangus. Yung 2 posta at saka yung pinakabuntot niya. Diyan nag-prepare din tayo ng luya. Yun, we have a ginger. Meron tayong jalapeno. Meron tayong sibuyas. At kamatis. Siyempre di mawala ang ating pechay. Yan ang ating pinakagulay mamaya habang tayo nag-kumakain. Ayan guys, kompleto na ang ating sanggap. Siyempre, ang gagamitin nating pang-asim dito ay yung pamana tamarind soup base sinigang sa sampalok. Ayan guys, kita niyo naman kumpleto-kumpleto ang ating gamit, naka-prepare na. Kaya ang gagawin natin ay isasalang na lang natin. Ang una natin gagawin siyempre ay yung preparasyon. Pagkatapos natin may prepare lahat ng ating mga sangkap, then we're going to cook it instantly. At ang pag-cook ng instant neto ay napakadali. It will only take us 15 to 20 minutes at tapos na, ready na uli ang ating pagkainan upang kayo imbitahan sa ating panangalian. So guys, samahan nyo ako. Ayan, siguro at the background you will hear yung mga patak na ulan. Sabi nga nila, pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Pero wala na tayong gagawing mga bagay na di inaasahang bagay, kundi ang magluto ng sinigang na hipon at bangus. Ayan guys, okay? Please bear with me, don't go away, and I'll show you. I'm going to begin now my cooking. Ayan guys, nilagay na natin dito sa tapit na malapit dito sa ating salang. Pinapukulungan natin yung ating dissolve tamarind soup base dun sa ating pot. At pinagay natin kumulo din, ilalagay na natin ang ating main ng ating hipon, ng ating isda. At of course, tagan din natin ang ating pangkalat na konti, yung ating northern mayonnaise, ay guys, salt. Meron din tayong black pepper. At lagyan natin ang pating patak ng masolang corn oil. Alam nyo guys, yan isa sa aking secret sa pagluluto. Pag nagluluto tayo ng mga sinigang, nilagyan natin ang konting patak ng mantika upang ikangan dahil ang magandang tingnan at masarap at higupin ang sabaw ng ating pagkaluto nito. Kanit na rin ang ating konting lalagyan natin ang mga other sangkap ng pagpasarap niya. Ito ang ating ginger, ito ang ating jalapeno, kasama na rin ang ating tomato at
sibuyas na ginayan. Sa vice yan, hinihintay na rin. Medyo nilo na after 2 minutes na lang natin kumulo na ang sa kulo ang ating bag. So ilalagay na natin ang ating mga sangka. Guys, ayan, nilagay muna natin sa slow cooking para hindi umapo masyadong ang ating sabaw. Ilagay na natin yung ating ginger at kamatis. Pahalag na ilagay natin yung ginger upang umiwalay ang lansa ng isda at mushroom. So ayan, hindi natin muna kumulo siya. At pagkatapos ay medyo mamas natin itong pinaka-tomato natin para hindi bubuo siyang andon. At ilalagay natin itong ating jalapeno at sibuyas. Then later on, pagka natansya natin lutunan, saka natin ilalagay pinaka-pechay natin. Then let it shimmer hanggang sa maluto ang ating sinigang na shrimp with bangus na ating Filipino authentic certified foods. At sinasabi ko nga sa inyo, tiyak na masisiyahan kayo sa ating ikot na sabaw ngayong maulan na weekend. Guys, ayan, nakita nyo ang kumukulo na. The reason why we are putting in cooking oil or mantika sa ating niluluto upang umaibabaw yung pinaka-pula na yun at siyang tatanggalin natin na hindi naman dapat isama natin sa ating kakainin o nilugugin. Yan yung dahil hindi natin matanggal yan sa pag ating nililinis, mabuti yung ating kahigyan at kalinis sa paglinis natin sa ating isda, sa ating karne o sa ating hipo. Meron at meron mga ganyang makita ng mga pula pag kayo na pinapakuluan niya. Yun ang reason natin. Kaya talaga natin mantika para hindi bago siya. Okay, binigyan na natin ang sikreto sa inyo so that you know how to get rid of those when you are cooking. This time, sinama na natin yung ating jalapeno para lumasa naman siya dito sa ating sabaw at maging sa ating niluluto na ipon at bangus na yan. Kita nyo guys, ato sa maluluto na yung ating mga napakadali. Ilalagay, susunod natin itong sibuyas. Then after that, less than 1 minute, nating hayaang maluto yun. Then, i-shimmer natin yung ating pechay at luto na ang ating instant shrimp with the bangus sinigang. Thank you guys, but don't go away. I'll show you the final outcome ng ating nilulutong instant shrimp bangus sinigang. Guys, ito na yung ating final o yung result ng ating niluto kanina. Ayan, you will see. Ayan, ihanda na natin sa ating lamesa ang instant milk piece shrimp sinigang. Ayan, kasamang kanyang gulay at ang other ingredients na ating inihalo kanina. Ayan guys, so thank you for watching and I'm just inviting you again to join me dito sa aking lunch. Thank you. God bless.